Lagpas kalahati ng maritime schools sa Pilipinas ang nanganganib na maipasara dahil bagsak daw sa standards. Yan din ang itinuturong dahilan kung bakit hirap daw ngayon ang maraming seaman na makakuha ng trabaho. May report si Ivan Mayrina. Sa halos buong maghapon, hindi nawawala ng mga umpukan ng mga seaman ang kahabaan ng Calau Avenue sa Maynila. Lahat nakaabang sa pagkakataong makasampa muli ng barko para makapaghanap buhay. Pero lahat ng makausap mo rito, isa ang tema ng reklamo. Pahirap daw ng pahirap ang makasampa ng barko ngayon. Isa sa kanila si MacArthur Calunod, 28 years ang seaman. Dalawang buwan na siyang bakante pero maliban sa edad na 57 years old na, hirap na siya makakuha ng trabaho dahil sa dami ng mga kalaban sa pwesto. Indiano ang pinalit na sa mga Pilipino. Bakit daw po? Siguro sa mga training o sa mga... Para mga Pilipino, sa mga pagbarko, maraming abilidad eh. Kung ang mga may experience hirap, hirap lalo ang mga bagong graduate. Sa opisina ng United Filipino Seafarers o UFS, nasa 30 ang mga tinatawag na volunteer staff. Mga graduate ng mga kursong may kinalaman sa pagbabarko pero hindi makapagtrabaho. Tulad ni Sean Michael Nakabuan, 3 taon ng graduate pero kahit anong sipag daw sa pag-apply, hindi pa rin pinapalad. Konti po yung napapasampa, napapalis nila. Kaya hanggang sa naipon-ipon na po yung mga kadete, yung mga hindi pa nakakakuha ng trabaho. Ayon sa UFS, problema sa edukasyon ang punot dulo kung bakit tila na pag-iiwanan ng mga marinong Pilipino na ngayon ay marami ng kalabang ibang lahi sa pagsisiman. Kulang talaga sila sa kalaban. Kulang talaga sila sa equipment, no? Kulang sa space. And then, pangalawa, yung mga nagtuturo, hindi din qualified. Ikinaalarma ng Marino Party List ang balitang lampas kalahati ng mga maritime school sa bansa, lagpak sa standards at maring maipasara. Magpapatawag daw ng imbestigasyon ang Kamara Kognay nito. Mas bababa yung bilang ng mga kadete, no, na mabibigyan ng training para pumalit sa mga retiring or displaced seafarers natin. Pangalawa, kawawa naman yung mga estudyante na nag-aaral ngayon. Hindi tuwirang sinagot ng Maritime Industry Authority o Marina ang issue tungkol sa pagpapasara sa mga maritime school. Nanindigan din ang ahensya na bagamat mas marami ang kalaban, Pinoy pa rin ang pinipili ng manning companies at ship owners. Kumpiyansa rin ng Marina na maipapasa natin ang European Maritime Safety Agency audit na isasagawa ngayong buwan. Kapag hindi kasi, nanganganib na ang trabaho ng 100,000 marinong Pilipino sa mga European ship owners. Halos 800,000 ang mga certified Filipino seafarers ng Marina hanggang nitong Enero. We're confident that we have to pass this challenge. And we've been audited by the EMSA and we have corrected all the findings they had before. And for the last 14 years, I'm sure that we are 100% ready. If we fail this last and final audit, maaaring lalong bumaba yung deployment. Kasi right now, there is a significant number of seafarers under European principals or ship owners. Ang tagal na niya na issue. Pero I just hope, no, that the administrator thinks on is right. Ivan Mayrina, GMA News.